Good day, basketball lovers. According to Idol Snow Badwa, rain or shine, the last two painters willing to trade their big man, Big Bo Belga, exchange for draft picks for this year's PBA draft. Hinihintay lang ng rain or shine ang move ng NLEX coach na si Coach Ying Giao. Guys, welcome to my sports channel. This is Percival Monteron at your service. Sa hindi pa po nakakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo at huwag kalimutan i-click ang notification bell button para maging updated po kayo sa Sports Chika. Bago natin umpisahan ang kwentuhan, batiin muna natin ang atin followers at subscribers, si Sir Ryan La Chica, Christopher Conco, Eugene De La Peña, Marlon Pangilinan, Carmelito Silvano, Larry Strat, Larry Hipolito, at si Mr. Marlon Basa. Magandang araw po sa inyo. Maraming pong salamat sa inyong pagsuporta. Ayon nga kay Idol Snow Badwa, ang rain or shine willing i-give up o ibigay ang kanilang big man na si Bo Belga patungo nga sa NLEX Road Warriors. Lingid nga sa kalaman ng karamihan, nangangailangan ngayon ang NLEX Road Warriors ng big man, legitimate big man who can shoot from outside at alam ang sistema ni Coach Ying Giao. At yan ang tinatarget ngayon ng NLEX Road Warriors, ang big man ng rain or shine na si Bo Belga. Madami ang nagsasabi, ito na kaya ang pangalawang pagkakataon magkakasama ang Extra Rice Brothers na sina GR Kinyahan at Bo Belga. Sa pagkakataon kayang ito, matutuloy na kaya ang trade na hinahangad ng marami at ni Coach Ying Giao. Noong nakaraan nga po, inamin ni Bo Belga na gusto niyang mag-extend ng contract sa Rain or Shine Ilasto Painters. Kaya lang po, hindi siya pinagbigyan ng management. Mayroon pa kasing natitirang 1-year deal si Bo Belga at gusto niya mag-extend at sana dito na rin magretiro sa Rain or Shine. At tinanggihan nga po si Bo Belga ng Rain or Shine management. At sa pagkakataon nito, lumabas na nga po ang balita na willing ang ibigay ng rain or shine si Bo Belga kapalit ng future picks or ang paparating na PBA draft. Paparating po na PBA draft, ito po ang pinakamalalim na applicant sa kasaysayan ng PBA at tinatarget nga dito ng rain or shine kung sakaling ang ibigay nila si Bo Belga sa NLEX Road Warriors, si Nat Taylor Statham at si Alvin Pasaol. Si Alvin Pasaol lang naman po ang projected number 3 or number 4 pick kung sakaling pagbigyan nga o matuloy ang trade. Sa mga nakasubaybay nga po sa laro ni Alvin Pasaol nung nasa UAAP pa ito sa University of the East, nag-a-average lang po ito ng 25 points per game at mayroon nga isang laro na kumana or tumikada ito ng 50 points. Sa kasaysayan nga po ng UAAP, si Alvin Pasaol pa lang po ang nakagawa ng ganong record at kaya posibleng maging top pick ito ng rain or shine. Ang galaw po ni Alvin Pasaol mala Nolly Loxin at Bo Belga, which is may shooting from outside at may galawan sa loob. Nakakapaglopos po ito at marunong pumasa. Kaya if ever matuloy nga ang trade between Rain or Shine at NLEX Road Warriors, possible 90% makukuha nga nila si Alvin Pasaol. If ever naman po hindi, isa sa tinitingnan din ng Rain or Shine si Taylor Statham, which is ang 6'6 Pilam na nakakapaglaro ng 3 or 4 position. Mala Clay Thompson daw ang laro nito. At sa number 5 pick, tinatarget ng Rain or Shine Ilasto Painters si Jason Brickman.
para maging backcourt tandem nga ni Rain ng Batak. Sa pagkakataon nito, magpapabata ang Rain or Shine Elasto Painters ng lineup. Ano sa tingin nyo guys, kung sakaling matuloy ang trade, patas bang makuha lang ng Rain or Shine ang number 3 or ang number 4 picks ng NLEX kapalit si Bobelga? Comment na po kayo sa baba ng video na ito at huwag kalimutan uli i-like at subscribe ang sports channel ko. Once again, this is Percival Monteron at your service. Hanggang sa muling kwentuhan, maraming maraming salamat po.